Y ya no habrá esas chiquitas. Dati nagkasala si sila Eva at Adan. Ngayon naman, si Jesus, talagang wala siyang kasalanan, hindi katulad niya Adan. No? So ito sinasabi kasi sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino ang karapat dapat sa Panginoon Diyos. Di ba? So mayroon mga perfect ng tao. Wala nga yun, si Jesus lang. No? So ngayon napakahalaga no, na talagang humingi natin na tayo makasalanan, na tayo nagkasala, and then humingi tayo ng tawad. Napakahalaga na tayo humingi ng tawad sa ating Diyos. Kaya ba ay ano, walang galing sa Diyos. So napakahalaga walang galing sa Diyos. Ano? Walang galit, walang tampo, ano? So, ngayon, kasi hindi, yung Holy Spirit, kasi kung may galit tayo, hindi siya makapanam sa puso natin, ano? So, napakalaga ng pagpapatawad natin. And ito pa rin sinasabi sa Roma 6.23, sapagkat tumatay ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na ating Panginoon. Ayan, so, grabe, no? Kung babalikan naman natin, ano, bilang hindi pa tayo nakakakilala kay Jesus, pangkaraniwan lang yung kasalanan. For example, alam mo yung pangkaraniwan ang kasalanan na nakikita natin sa labas na halos nung tayo gumagawa ay hindi na rin natin nalimtana. No? Kasi nasali na tayo na yun yung nakikita pa lang natin pangkaraniwan lang. For example, ang mga kasalanan na alam natin. So, kung sa 10 utos talagang naanin natin na yun, hindi naman tayo inaayos na Lord na maging perfect. Pero sayaw natin sa hindi, kapag pinagat natin si Jesus bilang Panginoon sa rin tagapagligtas, magiging gawangis niya tayo ano? Hanggang tayo talagang inaisa ng Lord tayo mamumuhay. No? Saka hindi natitingnan ng Lord ang lahat ng ating mga kasalanan, kaya napakahalaga nga ng tayo magsisi at magbalik loob sa Kanya. Ano? Kapag hindi tayo nagbalik loob sa Lord, kahit tayo ay magsisi pero patuloy pa rin tayo gumagawa ng kasalanan, alalahanin natin na talaga ang kasalanan ang kamatayan. Ano? Example ng kamatayan na sinasabi rito, pinaka-dapat maunawa natin na tayo gumawa ng kasalanan, number one, kamatayan, yung ating pinansya. Talagang wala, maghihirap. Napakaraming mga tao nagmawa ng kasalanan paghihirap ang kanilang pinasasaglakan, ano? So, ano pa kamatayan ng pananampalataya? Wala nang pananampalataya. Kapag gumagawa ng kasalanan, ayaw yung lumapit sa Diyos. Ano, lalayo talaga sila sa Diyos, ano? So, na, kaya napak, ay samantalang ang Diyos ang nagbibigay nga ng buhay na walang hanggan. Kung lalayo tayo sa ating Diyos, walang halaga yung lahat ng ating pinasasaglakan sa mundo na ito, ano? Sayang yung ating mga pagsisikap kung malayo naman tayo sa Diyos. Kasi ang pinakamahalaga kasi na maunawaan natin na ang ating kaluluwa na mula sa Diyos, sino bumabalik? Sino naniniwala na may kaluluwa? Naniniwala na kaluluwa tayo? Yes, napakalaga, no? So, ang lahat ng ito, mula sa alikabok ng ating katawag ngayon, babalik siya sa alikabok. So, yung kaluluwa na mula sa Diyos, sino bumabalik sa Diyos? Kaya nga, dahil nga, mayroon tayong mga ng kasalanan or sa ating mga kasalanan mga ginawa, hindi talaga tayo makakarating sa heaven kasi talaga may mga kasalanan tayo na kailangan maraming pagsisihan. So, dahil na mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Jesus, iniali na nga niya ang kanyang buhay sa atin, ano, sa bundok ng Kalbaryo, binigyan niya na yung kanyang buhay para sa atin lahat ng mga kasalanan. Kaya, huwag na natin tinignan ang ating kasalanan kung hindi si Jesus na nakako sa krus na aminin, ang kinin natin na kaya siya namatay para sa atin kapag tayo ay maligtas, ano? So, yun yung kasi napakahalaga. Kaya ngayon sa buhay natin, napakahalaga na tayo ay yung relasyon natin sa Lord, kay Jesus Christ, na nabibigay ng ating buhay na walang hanggan, ay kailangan ay natuon, ano? Kailangan ay talagang ito'y malalakaran natin sa paano pong mamaraan, ano? So, napakahalaga na pakikinig ng pagbabasa ng Biblia, kung hindi tayo makapakinig. So, pwede, kahit sa cellphone, pwede rin tayong mag-upload ng Bible, ano? So, ang napakahalaga kasi ng relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. So, yun nga na lagi namin na sinasabi na hindi religion ang nilalapit namin kung hindi relasyon sa Diyos. Kasi napakarami ng religion eh, no? Wala namang nakakapagligtas ng religion. Si Jesus na talaga yung ating kaagintaan ng ating kaligtasan. Kaya hindi rin yung mabubuting gawarong natin at hindi rin yung moralidad na akala natin na tayo ay wala kayong ginagawang ano na nabawi sa tao, sa mata ng tao. Hindi pa rin yung sapat upang tayo makarating sa kalwalhatian ng Diyos. So, tanging mo si Jesus ang sarili na magitan sa atin upang ma-receive natin ang biyaya ng ating Diyos sa atin. Sinasabi nga sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao si Kristo. Sinasabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos.
nagpamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Jesucristo. Talagang siya lang nagpamagitan natin sa, siya lang talaga yung pwede makipag-usap sa Diyos Ama, sa tayo ay yung ating mga panalangin na hindi kaya natin na ipanalangin, pero Jesus siya yung mananalangin para sa atin upang matugon tayo ng ating Diyos Ama. Kaya napakahalaga ng ating pananampalataya sa Kanya na sapagkat siya lang bigyan ng karapatan dito sa lupa sa langit na matagapamagitan natin na. At ito pa sa John 14:6, sabagot sa isa sa mundaan, ang katotohanan lang ng buhay, walang makapunta sa makapag-isap. So, walang halaga ang buhay natin kung tayo ay habang buhay dito sa mundo na hindi naman natin alam kung saan yung matutunukan natin. Ano? Ay hindi kasi sinabi ni Jesus, walang ibang daan kung hindi siya lang ang may kung paano tayo makapapunta sa Diyos na makibig sabihin sa heaven. So, kaya napakahalaga na tayo karelasyon sa Kanya kung pumatiyak natin na talaga na magdating ng pagdampanahon yung kaligtasan na buhay na walang hanggan ay talaga makamit natin. Kasi sabi ko nga, walang halaga yung magpapagal natin kung hindi naman natin tiyak ng kaluluwa natin na ligtasan. Kahit ano pang kain natin, pag-iingat, at pagpaganda, gusto sa ating katawan, ay ito na may nabubulok. Ano, ay dito rin lang yung sa lupa, nalikabok ng mula, magbalik sa alikabok. So, yung kaluluwa natin ang kailangan natin na paglaanan natin ngayon. Hindi natin alam ang alam ng bukas. Hindi natin alam ang araw ng bukas kung hanggang kailan talaga. Mahalaga, magawa natin at tukulin natin sa Diyos na kailangan ang unang-unang maligtas ay sarili natin and then mamahal natin sa buhay at ang ating kapwa. Kasi sabi, di ba, sa yung pinakamahalagang utos, piliin mo ang Diyos na higit sa lahat, siya lang, huwag na rin sasama sa mga Diyos. And then, mahalin natin ang kagagulan natin sa sarili. Kaya napakahalaga, namahalin din natin ang ating sarili. Paano mo mamahalin ang kapwa kung hindi mahalin sa sarili? Ibig sabihin, katulad ng pag-aalaga, pag-iingat, huwag din yung kapwa. Kaya minsan parang hindi mo alam paano magmahalin kung sarili ko ang iingat. So, yun yun. Ano? Kaya napakahalaga na talagang tayo, hindi talaga natin pag-aari ang ating katawan o tayo. So, pagka tayo pag-aari ng Diyos. So, napakahalaga na ingatan natin ang ating katawan para sa Lord. Magiging infidels lang tayo niya, mukhang maging pagpapala pa tayo sa maraming tao. Ano? So kaya yun yung ating layunin ngayon na talagang kailangan mag-tiyak natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa at ng ating kapwa. So habang binibigyan tayo ng lakas ng Lord, huwag natin ito aksayahin. Talagang i-alay natin ito sa Lord na tayo ay makalapit yung relasyon natin sa ating Diyos ay dapat ay laging naroon. Manahan siya sa ating puso at sa ating buhay. Manatili siya ang ating Panginoon at yung relasyon sa Kanya ay laging naroon. Ano? So kayo po din mga tanong sa iyo. Matagal na yung binatang na unawaan. Kayo ba? So talagang gano'n ang parang pala tayo sa Diyos ay Diyos ay intelligent, ano? So, okay. Hindi ko makinig na unawaan. Ang pangalaga kasi na magkakilala na makilala natin ang lubos ng Jesus kung sino siya. Sa bawat araw na pala tayo ang amor, magpapakilala siya sa atin, ano? Sabihin niya ang kaparaanan at pamagiging ng mga tanong pakikinig natin. So, yun na tayo ay mananalangin, naawit muli tayo sa Diyos and then hihingin tayo kung ano yung nahihingan. Lagi kasi namin nag-pray ng day 1 ang Bansang Israel. Kasi ang Bansang Israel, sabi ng Lord sa dito sa mga sabihiya, kung sino daw magpala sa Bansang Israel, ipagpapalaan niya. No? At napakahalaga na ito na lang natin ito pagpapala ang Diyos natin. And then ang Bansang Pilipinas, lagi rin natin sama sa prayer dahil napakahalaga na ang Pilipinas talaga ay lagi natin ito para ang mga namumuno. So, day 1 family, sa ating Bishop R, Dok Binaba nila ni Roske, sila yung tatlong halimbing ng day 1. And then, siyempre, day 1 Santa Ana, narin na tayo na more pa na pag-pray namin na makakilala kay Lord, at yung maraming mga ligtas, at mga kaligtasan, no? At marami tayong makasama ng pag-uuri at kung sa lang sa kanya. Ngayon pala, tatlo pala kayo nag-start, mayroon ang multiplication. At yung tatlo na yun, may gamit may black, may gamit yawa ng Lord sa tatlo ng kasi. Pag-uuri sa buhay ko, ano na, kung magpag-uusin na bilang isang, kung bakit ako talaga ay, dito ay nanatili, ano, kasi dito na po ako buhay ko eh. Dito na ako nakayapa. Doon ako nagkaroon ng pag-asa. More nakilala ko si Lord. And then talagang nakita ko yung baguhan talaga ng buhay. Ikaw nga wala ka nag-aalaga sa'yo dito pero nabago na. Ramdam mo yung pagkakaiba sa dati at nung tagapin niya sa puso bilang kaya ng sarili na pagkakaiba. Hindi lalo na kami na babad na babad doon. Umaga, araw, siya ng Word of God. So, yun na yung napakahalaga kasi na talagang yung buhay talaga natin ay yung may layunin, hindi yung bahala na, yung parang basta mabuhay ka. Dito ko talaga na ano eh, talagang grabe, dito na pagpili yung buhay ko, yung matagal ko ng pangarap, yung parang hindi ko naman pinangarap yung ano eh, yung kayapa, hindi ko alam yun eh. Basta binigyan na lang yun ng Lord eh. Yung
pag-ibig, lalo ko manganap ang pag-ibig. So, doon ko natagpo na, ang Lord lang ko na talaga makakapag-relate sa atin ng ganun. Kasi ang tao talaga wala, eh, sasaktan ka niya din. Laging naghahangad ka nang, pero kulang at kulang. So, doon, nung makilala ko talaga si Lord, unang araw ko dumating ako ng maubay. Tapos dinala ako ng alas 4, yung prayer nga ng hapon. Kinabukasan na umaga, may prayer daw ng alas 5. Tuloy-tuloy na yun, hindi na ako tumalikod. Talaga, kasi doon ako, ganun yun. Yung gusto ko, yung mga kanyang alam mo, pangarap ko na lang noon. Ang pangarap ko naman talaga ay kami tatlis ka lang. Ayun ang mga pangarap ko. Tapos pag magkita na doon ako, wow, tapos naramdaman ko yung presensya ng Holy Spirit. Tuloy-tuloy na ako lahat. Tapos pag ako yung hinaharap ko yung aking global, hindi ako masaya. Tapos yung mga tao mong kausap, hindi rin mo masaya. Kahit ako nang sasalita, parang boring na boring ako, hindi ako masaya. So, ngayon, inano ko, ay humingo na talaga. Siguro mga 2 weeks na ako ng parapaganong gano'n. And then, ayoko na puso na kung pumunta sa paglilingkod sa Lord. Bagamat kinakaya nila pastor pa, no? Ayaw pang hihinto kasi okay lang naman yun na nag-iingkod. Kasi Lord, kasi kakain niya naman tayo. Napakahalaga sa buhay talaga natin na yung Diyos, sinasamahan tayo. Kasi sa buhay natin talaga, kung kami kakilala natin ng Lord. At yun doon, sarili na sarili talaga ako doon may nag-aawitan. Ano mo, ano mo, hindi ko may favor. Yeah, Soroga, Abba Father in heaven. Thank you so much, Soroga, sa mga handog na ito. Redeem na, O Lord Jesus, miracle multiplication, O Lord God, at patuloy po namin na sa salamatan, miracle multiplication, balik, siksik at liglig sa mga naghandog, O Lord God, at patuloy na bawat piso, miracle multiplication, milyones, O Lord God, the blessing, O Lord, yan ang aming buhay. At ito, O Lord God, idinidikit namin, maging mabangong handog. We sell the O Lord Jesus to the highest glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ako pa rin. Yes, O Lord, palakpakan natin ating Diyos. Maraming salamat po, Diyos, sa natapos sa gawain ngayong hapon na ito, thus prayer. At patuloy po kami na nagpapasalamat at sa katugunan ng aming mga panalangin. Patuloy po, Lord, niling namin ang iyong pag-iingat sa buong magdamag. Patuloy na pagpapala at patuloy na kami ay gamitin mo, Lord God. Turuan mo pa kami ng mga revelation, Lord God, at kung paano kami gagawa na paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, to the highest glory in Jesus' name. Amen. Amen. Like and subscribe. Thank you so much for watching. God bless you all.